Ngayon naman sa episode na to, tuturo ko kung paano magpalit ng busina. Tara, samahan niyo ako. Usually kasi yung mga stock na busina sa sasakyan, hindi ganun ka-powerful yung tunog. Minsan malakas pa yung busina ng bisikleta. Ngayon nagagawin natin, subukan natin palitan, tapos bibili tayo ng mga nabibili lang na busina sa Lazada, Shopee. Ito, minabili ako sa Lazada, Shopee, mga 250 lang to. Pero gagawin natin, hindi tayo mag-wiring, hindi tayo mag-splicing, wala tayong i-coconnect na wire na pwedeng maging cause ng problema sa sakyan. Kaya tuturo ko rin sa inyo yung mga gagamitin nating wire na gawa na, ready-made na, para plug and play na lang. First, tanggalin muna natin itong cord grip. Tanggal na natin yung pinaka front grill niya. Ito yung pinaka stock. Usually lahat naman ng mga sasakyan, ganyan lang siya. So, ito yung pinaka stock na busina niya. Anong nangyari? Paparinig ko sa inyo yung sounds niya. Ang hina. Malakas pa yung busina ng bisikleta, mit-mit lang ang tunog. Ngayon gagawin natin. Ito yung binili ko, mga nasa 300, less than 300 pesos lang to. Universal na car horn. Pwede rin to sa motor. So yung laki niya, ganito kalaki. Ayun. Kita nyo, laki no? So makikita nyo naman yung difference ng laki niya. Ito, tsaka to. Alright. Ngayon, ang gagawin natin, mas maganda, hindi na tayo magwa-wiring. May nabibili kasi sa online din or kaya sa mga motorcycle parts ng tinatawag na wire harness. Ito wire harness, may relay na siya. Naka-wire na siya. Hindi ka na magbubukas pa ng mag-splicing ng wire. Ito yung relay. So ito yung sa negative. Tapos ito yung ilalagay natin since dalawa yung busina natin, isang high at isang low. Ito natin ilalagay yung high and low. Yan. So dito, yan, to magkakulay na yan, tsaka to, para dun sa dalawang busina, tas ito naman, yung pinaka nagtitrigger sa kanya, pag pinipindot mo dun sa manibela, ito yon pinaka switch niya, pinaka trigger niya. Tapos, naka-wire na rin, itong pagkukuhaan ng power, para magkaroon siya ng 12 volts niya, magkaroon ng power, pag nagamit tayo ng positive, kukunik mo ito dun sa baterya. Meron na rin siyang kasamang fuse. So kung just in case man, sa busina nagkaroon ng problem, nagdikit or ano, ito yung unang masira, yung fuse. So hindi maapektuhan yung wiring na sasakyan mo. Kaya sinasuggest ko, bumili kayo na itong wire harness. Pag nagkakabit kayo ng busina, para at least talagang sigurado na safety. Walang sunog o walang problema sa wiring na sasakyan mo. Okay, kakabit na natin ngayon. So, tanggalin muna natin yung lumang busina. Ito. Tanggalin muna natin yan. Gamit tayo ng... Ano yung mga yabi natin? Tanggal na. Ito na yung yung pinaka busina niya. Tignan natin ito. Gamitin natin yung pinaka
bracket niya. Yun na lang din yung gagamitin natin. Bago natin kabit yan, kabit natin yung harness. Kabit muna natin tong relay. So usually dapat yung hindi siya matatamaan, mapapasa. Itong negative, ilalagay natin kahit saan sa part na to. So dito, iipit na lang natin yung negative na relay. Para makabit natin to, gagamit tayo ng wire. Tying wire. Para maitago natin siya dito sa ilalim, para hindi mabasa. Ito na, yung negative niya. Okay natin dyan. Para. Ito naman, wala namang polarity ito, so kahit itong kulay dyan, ilagay natin. Basta itong dilaw tsaka itong itin. Para dun sa preview. Sa busina na. Natin sa... electrical tape para hindi matanggal kasi pag naglulus yan eh, naglulus contact eh.
Guys, ako na. Bukan natin ngayon pag-anayin. Tingnan natin yung sounds niya. Kung malakas pa. Ayos, gumagaan na. Okay, ngayon babalik na natin yung green. So ngayon, sa halagang less than 300 pesos, tapos 300 the harness, mga 600 pesos lang, nagkaroon ka na ng malakas na busina. O diba? Napalitan na yung stock niya sa ganung halaga lang. So hindi naman kailangan gumastos sa malaki. Pagka marunong ka lang, konting papawis lang yan, meron ka ng malakas na busina. Kung may natutunan kayo sa video na to, huwag niyong kalimutan naman na mag-subscribe para marami pang videos na pwede niyo pong mapanood. Thank you guys. Bye-bye.